umaga, bumisita po ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin mismo ang mga tanong ng ating mga kapuso tungkol po sa kanilang pagbubuntis. Kaya naman, good morning na tayo kay Doc Q. Good morning, Doc! Ano ba ang ikinonsulta ng ating mga kapuso dyan? Ngayon, kumaring Connie, meron na naman tayong isang kasama dito at siya ay si Mami Sensen. Mami, pwede bang magpakilala muna kayo? Hi, ako po si Sensen Achas, 31 years old. Pangtangatlong pagbubuntis ko na po ito at ako po ay 5 months. At bakit po kayo nandito, Mami Sensen? Doc, gusto ko po sana itanong. Mahilig po kasi ako sa matinis. Mm-hmm. Yun po kasi yung cravings ko mula po nung nagbubuntis ako. May epekto po kaya ito sa pagbubuntis? Ilang buwan na po kayong buntis ngayon? 5 months. 5 months. Si Mami Sensen, 5 months. Meron siyang craving sa mga matatamis, no? Actually, ang cravings o yung pagkain na talagang gusto natin kainin, no, sa araw-araw, eh normal ho yan sa pagbubuntis. Pero kasi ang problema kasi kay Mami Sensen, eh matatamis yung kanyang gustong kainin. Sa family history niyo, Mami Sensen, meron kayong history ng diabetes, no? Nagsabi niyo sa akin kanina, si Mami ninyo ay may diabetes. So, mukhang hindi po advisable na araw-araw may nakakain kayong sweets o mas marami kang kinakain sweets sa during the course of your pregnancy, no? So, kailangan sigurong medyo ibawasan natin yung sugar intake ninyo at yung mga matatamis, kahit ang mga pagkain nyo, basta mga tatamis, ano lang, in moderation lang, no? At kailangan kasi i-check din yung blood sugar ninyo. Na-check ba ang blood sugar ninyo? Normal naman daw. Okay. Pero hindi ibig sabihin, no, na hindi ka na makakaroon ng tinatawag natin gestational diabetes mellitus. Na ibang tumataas ang blood sugar ng isang babae pag siya ay buntis lamang. At ito ay pwedeng mangyari sa iyo dahil nga may family history kayo ng diabetes. So medyo alalay lang muna. Nako, ito naman, kumaring Connie, mayroon naman ako isang kasama dito at gusto ko siyang pakilala sa iyo, si Mami Josephine. Mami Josephine. Hello po, ako po si Josephine Balmaceda, 27 years old po, 4 months pregnant. Doc, based po kasi sa ultrasound ko last month, ako po ay placenta previa partialis. Ano po ba yung mga possible na dahilan? Bakit po nagkakaroon ng gantong case ng isang buntis? Nung in-ultrasound ka noon, ilang months ka or ilang weeks? 13 yun? Weeks. 13 po. Weeks, yes, no? Kasi, ang finding kasi ng placenta previa, partialis man yan or totalis, ibig sabihin ng partialis, yung kalahati lang yung or part na ng placenta ang nakatakip doon sa kwelyo ng matres, pag totalis yun, buo yan, nakatakip yan. Normal ultrasound finding yan sa first trimester of pregnancy. Kayo po, nung ginawa yan, 13 weeks kayo, so lampas na kayo ng first trimester, no? Papasok na kayo sa second trimester. Okay pa rin yun kasi tinitingnan natin yung paggalaw o pag-migrate ng placenta, pag-akyat ng placenta doon sa loob ng matres. Habang lumalaki yung tiyan ni Mami, pag lumalaki si baby, lumalaki din yung matres, may tendency kasi ang placenta na umakyat din. No? So, okay lang yan. Basta wala kayong spotting, walang heavy bleeding, maganda pa rin yon. Pero, kagawan kayo ng serial ultrasound. Ibig sabihin noon, during the second trimester, na ito ngayon ng pagbubuntis ninyo, gagawin ng isang scan dyan, and then pagdating ninyo sa mga 28 to 32 weeks, lalo na sa 32 weeks, titingnan uli yan, kung placenta previa pa rin yan at 32 weeks, malamang talagang placenta previa na yan, hindi ka pwedeng manganak ng normal. Pero at 32 weeks and beyond, pag in-ultrasound yan at hindi na nakita yung placenta previa doon, pwede ka na manganak ng normal. Pang ilang pregnancy nyo po ito? Second pregnancy. So, pwede kayo mag-normal delivery kung ang placenta ninyo ay umakyat na. Okay, pati. Ating mga kapusong buntis dyan. Nako, kumaring Connie, ha, ngayon ay pinapaligiran ako ng maraming mga babaeng buntis. Ito naman kasi talagang ating gawain ngayon, no? Lalo na kasi Mother's Day, so nagsa-celebrate tayo ng Mother's Day. But in fact, ang Mother's Day dapat araw-araw yan. Ngayon, kumaring Connie, may isa naman akong bisita dito, si Mami Lizelle. My name is Lizelle Vidoroja. I'm pregnant 36 weeks. Mami Lizelle, pang ilang pagbubuntis niyo na ito? Pangalawa po. Pangalawa, o. Ano naman ang concern niyo? Kung nakaka-apekto po ba yung pagkatapilok or pagadapa or paliligas ng tiyan, ano pong makaka-apekto nun? Natumba kayo o nadulas o ganon, natapilok o. So anong, may kinatatakutan ba kayo nung natapilok kayo? Gusto ko lang po sanang malaman kung nakaka-apekto po ba ito sa baby. Okay.
Ang isang babae ang buntis na natapilok ay hindi lang naman sa baby ang problema, pati na rin kay mami. No? So tingnan na muna natin yung sa side ni mami. Pag natapilok si mami na buntis, ano ba ang pwedeng mangyari dyan sa kanya? So syempre, may stress yan, no? May trauma. Kung may, lalo na pag may trauma, sa first trimester ng pregnancy, sa first 3 months, at natapilok si mami at na daganan yung tiyan mo o na may trauma sa tiyan mo, ang pwedeng mangyari dyan ay abortion, miscarriage, no? Duduguin kayo, yung product ng pregnancy mo ay ilalabas mo yon. Pag second and third trimester, pwede ka mag-premature labor, pwedeng pumutok yung panubigan mo o pwede ka rin mag-abrupt yung placenta. Yung ibig sabihin, nung naghiwalay yung placenta sa matris na hindi ka pa nagle-labor. At ito ay pwedeng ikamatay din yung baby. No? Na ngayon, sa baby naman, ang epekto naman ito sa baby, pwedeng mag-preterm delivery, mag-premature si baby, ilabas mo yan na kulang sa kabuuanan. No? At pag kulang sa kabuuanan, kasi marami din problema dyan. Yung baga niya, hindi makaka-function yan. So pwedeng matubo siya, mangailangan siya ng oxygen, tatagal siya doon sa neonatal intensive care unit, no? At syempre, pag mga ganun, ang isa pang problema dyan ay prone to infection siya kasi premature, no? O di kaya, pwede siya makakaroon ng hemorrhage doon sa utak niya. May paniniwala tayo kasi na pag ikaw ay natapilok, natumba ka o nauntog yung tiyan mo, eh makakaroon ng bingot yung baby. Palagay ko, yun din ang problema, ang concern mo, no? Hindi totoo yun. Kasi ang bingot ay nade-develop yan doon pa lang sa embryonic stage pa lang ng baby, na ano na yan, nandun na yun, parang na-predict na o na-program na yung baby na makakaroon siya ng bingot. So pwedeng, it's a congenital anomaly na pwedeng genetic, ibig sabihin, na pasa from one generation to another, or di kaya may mga mutation lang doon sa mga sa genes ni mami or ni daddy na nagtukos ng bingot. So hindi totoo yung ating naririnig na pag ikaw ay natumba o natapilok o nadapa ka, makakaroon ng bingot si baby. Para sa libreng konsultasyon with our obstetrician gynecologist, sasagutin na yan ni Doc Q. Meron tayong isang bisita ngayon, kumaring ko, na siya ay napaiba kasi iba yung damit niya. Si Mami Maricar. Hi, ako po si Maricar Tanyan, 27 years old, 8 months pregnant po. Pang ilang pagbubuntis niya na po ito, Mami? Pangatlo na. Pangatlo na, o. So ano ang tanong ninyo o ano ang concern ninyo ngayon? Tanong ko lang po kung normal lang po ba sa katulad kong buntis yung nakakaranas ng pamumulikat. So, madalas ka ba pinupulikat? Almost every day ba? Yes po, tuwing madaling araw. Madaling araw. Nagtatrabaho ka, hindi? Kasi pag madaling araw, syempre, sa pagtulog mo yan, o di kaya may mga nagtatrabaho kasi nang inaabot ng madaling araw. No? So pag nagtatrabaho ka, kunwari na nakaupo ka lang, madaling araw ang shift mo, yung graveyard shift, no? Naiipit palagi yung mga nerves sa hita at saka binti natin. So pwede ka makaroon ng pulikat. Kung sa madaling araw naman at natutulog ka lang naman, so pwedeng ano din yon sa positioning mo sa pagtulog mo, lalo na pag nakatagili ka sa isang side lang, yung side lang na yun ang pupulikatin. Pero hindi ito pwedeng ikabahala lang kasi may mga ibang dahilan din ang mga pulikat na pwedeng kulang ka sa electrolytes, like for example yung potassium o yung sodium, no? So kailangan na hydrated ka, properly hydrated ka, at yung mga hindi, i-avoid mo yung mapapawisan ka ng marami, kasi pag maraming pawis ka na hindi mo nare-replace yung fluids, pwede ka makaroon ng electrolyte imbalance. So ito yung mga pwedeng mangyayari dyan o mga pwedeng dahilan kung bakit ikaw ay pinupulikat. Pero during pregnancy kasi normal naman talaga na pupulikatin ka, pero hindi naman dapat madalas. Pero kung madalas na yon, may ibang dahilan dyan na kailangan ma-imbestigahan natin.